people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at fresh ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa inyong lahat. Ang bilis ng araw. Ngayon ay 27 na ng February. And then ilang araw na lang ay magkakatapusan na at pupunta na tayo sa March. So, diba? So parang natulog lang tayo kahapon. Tapos ngayon ay Marso na. Nakakaloka. Nagdiriwang lang tayo ng New Year. Ngayon ay pangatlong buwan na. Papasok na tayo sa pangatlong buwan ng taon na to. Grabe no, ganong kabilis. Nakakaloka kung iisipin mo. But ako, syempre excited ako dahil malapit na nga ang Miss World, malapit na ang Miss Universe Philippines. And then ayun, syempre marami pa tayong dapat abangan. Pero syempre maraming mga nakakalokan chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakayin natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika ngayong araw na ito. So para sa unang chika, Mama Sam, Gwendolyn Forior, tingin mo makahataw kaya to sa top model of the world? Kasi alam naman natin may challenge na top model ang Miss World. So ayan, isa yan sa mga inaabangan natin kasi syempre kailangan talaga mag-place dyan ng bonggang-bongga ang ating pambato na si Gwendolyn Forior para umangat uli siya ng todo-todo. Kasi it's about challenge. Alam mo naman ang Miss World, marami silang mga activity, challenge, at kada challenge nila talagang ayon may score. Kaya kailangan makahataw doon si Gwen. Ako naniniwala ako sa payat ngayon ni Gwen ha, saka ang tangkad, saka lumalabas talaga yung beauty niya. In fairness, maganda talaga siya ngayon. Parang mula nung tumungtong siya dito sa India, ay talaga namang masasabi ko, oh my God, lumutang talaga bigla yung beauty niya na nakakaloka na parang, ay nako, na-excite ako. Kasi, syempre, ayun nga, diba? Parang nakikita natin na iba ang dating ng ating pambato. So yun, piling ko naman nahataw to sa top model. Piling ko makaka-eksena siya ng bonggang-bongga. At wish natin na sana manalo siya sa top model kasi parang mas tumaas ang rank ni Miss Philippines dito sa Miss World. Diba? Kasi possible kasi to na maging runners-up. Possible siya mag-top 5. Kaya laban lang Philippines. Kayang-kaya mo to. So nakakaloka, no? Grabe ang Miss World. Grabe yung bakbakan nila. At ang hirap kasi 117 yung naglalaban-laban. But ako to be honest, happy ako ha. Kasi sa 117 yung naglalaban-laban, ang ating pambato ay nandoon sa top 12. O, oh, diba? Not bad kung iisipin mo yung rank niya dito. Ay talaga naman, ay nako, maloloka ka kasi grabe. Pataas ng pataas. And then I wish na sana mas makausad pa ng bonggang-bongga. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sino ang masahataw? Si Miss Philippines, si Miss Thailand, at saka si Miss India. To be honest ha, silang tatlo ang malakas ngayon dito sa Miss World at nakikita naman natin na talagang palaban ang mga kandidatang to. Pero ang nakikita ko talaga, syempre si India. Alam, umasa tayo na talagang malayo ang mararating dito ni India. Pwede yan makarating sa top 5. Alam mo naman, ang India ay laging paborito yan ni Madam Julia. Naalala ko noon laban noon ni Mafe Yunon. Talagang mas pinaboran talaga nila na umangat pa si India more than kay Philippines noon. Kaya sabi ko, nakakaloka. Pero kung titingnan mo yung performance ni Philippines, bongga talaga. Kaya lang kasi, syempre alam naman na natin na paborito ni Madam Julia ang India. Kaya ginawa niya ng umangat ang India nung time ni Mafe Yunon. So, lagi naman, pag ang India nakatongtong yan sa top 5, asahan mo, kung hindi yan mananalo, nagre-runners-up, ganon. So, naka-anim na corona na nga ang India. So, sa kanilang tatlo, dito sa naglalaban sa Miss World, umasa ka na angat sa kanila ang India. Saka maganda naman yung pambato nila. But,
parang piling ko ang papangalawa dyan si Gwendolyn, 4-year-old. Tapos, ayun, may iiwanan si Thailand. Si Thailand naman ay lumalaban din naman. But parang piling ko mas angat sa kanya si Philippines. So, yun. Diba? So, kaya good luck talaga sa atin. Good luck kay Philippines. So, I'm so excited. Malapit-napit na rin naman ang coronation night na ito, diba? Sa ano, March 19. Pero syempre, marami pang eksena. Marami pa silang mga activity. Ngayon ay lumipat na sila ng Mumbai, di ba? So, tingnan natin kung mag-shine ang ating pambato sa mga activity nila dyan. But, in fairness naman kay Gwen, lumalaban, no? And then, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, pambato ng latest sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, makakaabot ba ito sa dulo ng competition? Si Leyte. To be honest, gusto ko siya nung nakoronahan siya ng Miss Leyte. Parang feeling ko kasi yung beauty na ino-offer niya, talaga namang true Filipina beauty na nakikita ko na lalaban, di ba? And then, nakikita naman natin na nagpapasabog siya at naniniwala ako na ang mga taga-Leyte ay isa talaga to sa mga magagandang Pilipina sa ating bansa. So, sana makaabot siya sa semifinals, pumasok siya sa semifinals, and then, maipakita niya yung galing niya talaga pagdating sa communication skills, yung kung ano pa man yung mga gusto niyang ipakita dito sa Miss Universe Philippines. Naniniwala naman ako ang lahat ng kandidata dito sa Miss Universe Philippines ay may chance para sa kanilang competition. And then, of course, na-excite ako para sa laban nila. And then, tignan natin kung ang pambato nga ba ng Leyte ay kakabog nga ba ng bonggang-bongga hanggang sa dulo ng competition. So, sa ngayon, lahat sila talaga may opportunity, may chance na makausag ng bonggang-bongga. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Victoria Velasquez Vincent. Tingin mo, Mama Sam, gugustuhin kaya siya sa Mexico kung siya ang mananalong Miss Universe Philippines ngayong taon na to? To be honest, ako, kung ako yung tatanungin mo, siguro, magpapaandar naman ang Pilipinas lagi ng bonggang-bongga kung sino man yung pinapadala natin sa pageant. Pero kasi syempre, mas gusto ko na makita natin yung transformation niya pag nandoon na siya sa universe. At naniniwala naman ako na magaling naman ang isang Victoria Velasquez Vincent. Naniniwala naman ako sa kakayahan na meron siya. At talaga naman, magaling talaga din to si Victoria Velasquez Vincent pagdating sa kanyang communication skills at advocacy. Kumbaga parang feeling ko naman kakabog naman siya sa Miss Universe, 'di ba? Kung sakasakaling siya yung ipapadala. And then, I'm so excited for her. Kasi, ayun nga, so tignan natin kung anong mararating ni Victoria Velasquez kung siya ang lalaban ng Miss Universe para sa ating bansa. Sa ngayon, nakikita ko na malaki din ang chance ng pambato ng Bacoor dito sa Miss Universe Philippines. Talagang naniniwala ako ito talaga si Victoria Velasquez Vincent. Walang duda, makakarating to sa dulo ng competition. At alam naman natin kung paano to lumaban, kung paano to umarangkada o umeksena. At parang feeling ko, kayang-kaya ni Victoria Velasquez Vincent. Masungkit ang corona. Basta nandoon lang siguro siya sa tema niya na, alam mo yon, na dapat meron kang makikitang bago sa kanya. Kumbaga kasi syempre hindi maiiwasan na magpagkumpare yung laban niya noong 2021 at saka ngayon, talagang darating talaga tayo doon. Pero syempre mas gusto nating makita si Victoria Velasquez Vincent na bago ang kanyang ipinapakita ngayon dito sa Miss Universe Philippines. O, diba? So ngayon nakikita ko sa kanyang social media may mga ganap siya para siguro sa kanyang advocacy. So, yun yung abangan natin na ipapakita ng Miss Universe Philippines sa mga susunod na araw. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Reina na nakaupo sa Miss World, International at Supranational na sina Gwendolyn Poirier, Angelica Lopez at Althea. Tingin mo, Mama Sam, makakasungkit kaya sila ng corona mula sa international pageant? Possible naman, bakit naman hindi? Isa nga sa ngayon ng mga nakasalang, di ba? Isa sa mga nakasalang sa international pageant ang pambato natin sa Miss World na si Gwendolyn Poirier. Mahirap-hirap yung laban niya doon kasi Miss World to, isang malaking pageant at maraming kandidata ang nagko-compete dito. At
alam natin na may ilap ang corona sa atin ng Miss World. So, naniniwala naman ako na ginagawa naman ni Gwendolyn Poirier ay yung kanyang makakaya para sa corona ng Miss World na balik sa ating bansa yung ikalawang corona na ito. But, syempre, hindi naman ganun kadali kasi sobrang hirap talaga ng nilalabanan ni Gwendolyn. So, siguro aasa ako kay Angelica Lopez, may possibility na may uwi niya ang Miss International sa mga susunod na panahon pagdating ng laban niya. Kasi iba din yung kanyang spirit talaga eh. Sinasabi niya talaga na, kukunin ko talaga ang corona ng Miss International. And then tignan natin kung ano ang magagawa niya. And then si at Altea Ambrosio, isa din siya sa mga nakikita ko na palaban. Ang feeling ko kakabog talaga sa laban niya dito sa supranational. Kasi alam ko yung beauty ni Altea talaga ay pang-international pageant, di ba? So, syempre, wish all the best. Mangarap tayo na ang ating mga pambato ngayon ay malalakas. Siyempre, kumbaga mangarap tayo na mauuwi nila ang corona mula sa international. Walang masama guys kung positive tayo tumingin sa kanilang mga gagawin na laban. And then I hope na makapag-prepare sila ng bonggang-bongga para makuha nila yung corona mula sa international pageant. So laban lang, may pag-asa naman tayo at nakikita ko naman na at malakas ang pag-asa na masungkit ang corona mula sa international pageant. Diba? And then, sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa inilabas na statement ni Kun Ann na biktima daw siya? At ayun nga, ang video daw ay deleted and then, ayun, manipulate at out of content. So, tingin mo Mama Sam, nagsasabi kaya siya ng totoo? Alam nyo, sa totoo lang, yung nilabas na video, syempre, sirang-sira dun sila Kun Ann. To be honest. Pero, kung sinasabi niya na, nako, edited yun, nako, gawa-gawa lang yun ng kung sino-sino para masira, ayun ang hindi ko masasagot kung totoo to o hindi. Pero kasi, according doon sa napanood natin, boses niya yun. At according doon sa napanood natin, sila talaga yun, di ba? So, ako para sa akin, hindi ko alam kung ano ang totoo doon sa mga pinaggagawa nila. Pero ako kasi, naniniwala kasi ako na ang ginagawa talaga nila ay mali. Based tayo doon sa sinasabi nila doon sa video, ay natin na nagkukumpit yung mga tao dito para masungkit yung corona. So no matter what, ibinigay mo ang susi para maka-join sila. So ibig sabihin, malaki yung chance at may chance sila na manalo sa competition. So dapat kasi equal treatment. Kasi parang ang fake-fake kasi nun dating. So ngayon, alam na natin yung mga detalyeng to kung ano ang pangit at ano yung hindi. But, ang akin kasi, in my side, sana naman maisip din nila Kun Ann na ang lumalaban dito sa Miss Universe ay pangarap ng bawat isa. And then, sana ando doon yung fair judging, fair treatment. Kung isa ay pwedeng manalo, dapat pwede din silang manalo. Paano nyo lilinisin yung pangalan ninyo? Kung ayan ang sinasabi ninyo para malinis ang pangalan ninyo, I think siguro patunayan nyo sa amin na kaya nyong magpanalo ng married woman sa mga susunod na Miss Universe. Or better siguro na palitan na lang kayo. Charot. So yun. So better siguro na tanggalin yung mga ganitong sistema sa Miss Universe para sa akin. Kasi parang hindi naman to kailangan kung magiging fake din naman yung dating. Hindi naman to kailangan kung hindi rin naman nila ipapanalo. So bakit nyo pa ilalagay dyan kung hindi rin naman pala kayo interesado? So ang akin sana ay wala nang ganito. Wala nang no age limit. Ibalik ninyo sa may limit. Tapos, no transgender, no married woman, no everything. So, dapat doon lang tayo sa Miss Universe. So, yun.
Tapos siguro dagdagan nyo ng challenge yung mga activity ninyo. Kasi parang kahit ano pang sabihin mo dyan, eh paano naman kami maniniwala? So sino ba talaga yung manipulated? Sino ba talaga yung gumagawa ng eksena? Sino ba talaga yung madrama sa buhay? Kasi para sa akin, eto ha, opinion ko lang. Para sa akin kasi, dapat respetuhin natin kung ano ang meron sa universe. At dapat paggalingin pa nila ng gusto. Kasi parang feeling ko kasi, nalalaro na lang din ang lahat. So, para sa akin, ang daming mga pageant na dapat natin tutukan, na alam mo yon na makakalaban tayo ng patas ng talagang totoo, I think doon tayo sumuporta. Kesa naman yung ganito na parang, ayan, ang drama na naman ng mga statement nila. And then, meron na naman silang pinagbibintangan. Bakit ba hindi nila i-accept yung mali nila? At hindi nila i-accept na ganun talaga yung mga pinaggagawa nila. So, napakadali lang naman linisin nito eh. Kung tatanggalin lang nila yung mga ganitong mga category dito sa project na to, siguro sabihin nila na this is the last. And then, kung talagang ayaw nila at kung gusto naman nila na nandiyan dyan yan, di ipanalo nila yung kandidata. Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit pa gagawin complicated yung bawat eksena dito sa Miss Universe? Alam nyo, sa totoo lang, ang pagpili ng magiging next Miss Universe is daanin ninyo sa matinding challenge. Ipakita ninyo yung galing ng mga candidates pagdating sa communication skills at kung ano ang merong advocacy sila. Mag-focus tayo doon sa word na Miss Universe. So, yon. So, ang akin sa statement ni Kun Anang, masasabi ko lang dyan ay drama. So, yan. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Naniniwala ba kayo sa statement na inilabas ni Kun An? And then, tingin ninyo, nagsasabi kaya siya ng totoo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. We'll be right back.